Ngayon po, magluluto po tayo ng adobong buto-buto. Ang ginawa ko po ay minarinate po siya ng toyo at saka kalamansi. Kaso yung kalamansi po natin dito, powder. Dahil dito sa ibang bansa, walang kalamansi. Ayan po. Ayan po. Ngayon, ang gagawin ko po kasi, ang gagawin ko po ay iprutuin ko muna po. Tapos, igigisa ko mamaya. Mas masarap kasi pag pinrito muna. Ayan. Iprutuin mo muna yung baboy. Yan. Ipritoyin lang po. Pag nag-golden brown na po, pag nag-golden brown na, saka natin i-gigisa. Ito pa yung iba ingredients. Meron po tayong sibuyas, bawang, paminta, at saka laurel. Yan. Hintayin lang po natin mamula. Huwag mo pong itatapon yung pinag-marinate ninyo mamaya. Ilalagay natin yan. Ilalagay natin sa pinanggisahan. Ayan po. Ayan po. Mas masarap po kasi siya pag na-marinate siya kahit kalahating oras lang, isang oras pwede na. Ayan. Mamaya po, abangan ninyo, gagawa rin ako ng mahas. Ayan po yung mga gatas. Gagawa tayo ng mahas. Pagkatapos natin magluto ng adobo. Kunain po natin yung adobo. Yan. Yung pag ganito na po, okay na po yan. Igisa na po natin. Ayan po. Babalik ko po ulit muna dito sa pinagmarinitan. Sasoli muna natin dito para dito na tayo ulit manggisa. Ayan po. Gigisa lang natin po. Ako po kasi inuuna ko yung sibuyas. Ayan po. Hintayin natin mag golden brown. Kahit hindi po brown pala. Basta't mag-caramelize lang po. Usag po natin ng konti itong water. Ayan. Susunod na po natin yung bawang. Ayan na po yung bawang. Alu-aluin lang po natin. Ayan, pwede na pong ilagay uli. Lalagay natin uli itong baboy. Ayan. Lalagay lang po natin.
medium lang po yung kalang natin, yung init ng apoy, medium. Tapos ilalagay din po natin yung pinagbabara kanina. Yan. Yan. Ilalagay na rin po natin yung paminta at saka laurel. Kung mahilig po kayo sa manghang, lagyan nyo ng konting sili. Ako, dalawa, lalagyan ko ng dalawang sili. Ayan, hintay lang natin kumulo. Walang takip kasi ito eh. Walang takip. So, gagawin natin. Tetransfer ko dito sa maliit na pressure cooker. Ayan po, natransfer ko na sa maliit na pressure cooker. Ito may takip. Tatakpan lang po natin. Maliit lang itong pressure cooker na to. Pang isang tao lang talaga. Ayan po. Kailangan make sure na nakalock. Pati dito. Yan. Hintay lang natin maluto. Ayan po. Hintayin po natin yung 10 to 15 minutes po. Mamaya papakita ko po yan. Pag naluto na. Standby muna po tayo. Ayan po, malapit ng kumulo. Ayan po, pag gumanon na, medyo inaan na po natin ng konti. Yan po, binuksan ko na. Malambot na po kasi. 10 minutes dito sa pressure cooker na maliit na to. Malambot na po. So, iaano ko lang po ng konti. Paanoin ko lang yung sabaw niya para medyo mag-evaporate. Ayan po. Hanggang bukas na po to kasi mag-isa lang naman ako. So, nabili ko lang siya ng wala pang $4, $3, halos $4 lang po. Eh, pagkakain ka sa labas, yung $10 mo, hindi cash sa isang kainan. Ayan po. Buhay ng isang OFW. Ayan. Masarap kasi medyo may taba-taba siya. Pinili ko talaga siya. Ayan. Pakita ko po sa inyo na malambot po siya. Ayan. Konting ano lang po, ano na. Kasi kanina pinarito na natin. So ngayon, itikman po natin. Sarap. Okay na po, salamat. Mag-subscribe po kayo sa channel ko. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Sana mag-subscribe po kayo.